nakarating ako dito kasi sa Canada kasi nag-apply ako dun sa... Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. And if you're new here, hi, I'm Jane. Nice meeting you and thank you for stopping by. In today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba ako nakarating dito sa Canada. Kasi may mga nagtatanong sa akin ano daw ba ginawa ko, saan daw ba ako nag-apply, paano daw ba ako dito nakapunta sa Canada. So yun na lang gusto ko i-share sa inyo ngayong araw na to. And kung mapapansin nyo guys, nandito ako sa park. Natural na dito ako sa Canada. Mag-isa lang ako, may inaantay lang kasi ako, kumakain na rin ako, ganito ang buhay Canada dito ng nagtitipid, so baon-baon din pag may time, para mahal kasi dito kapag kumain ka sa restaurant, pag kinonvert mo sa peso, kaya yon. So, ayun guys, kung interesado kayong malaman kung ano ba yung ginawa ko at saan ako nag-apply, please keep on watching. So yun guys. Pumasok muna ako dito sa loob ng sasakyan kasi sobrang lamig sa labas. Kala ko carry ko na, kala ko Canadian ako, pero hindi pa rin pala. Hindi ko pa rin pala kaya yung positive one. Magstay ako ng 30 minutes doon, hindi kaya. So ayun guys, tuloy ko na. Nakarating ako dito kasi sa Canada. Nag-apply po ako sa isang agency. Last 2008 ako nag-start. Nakapag-pidos na ako noon, nakapag-orientation na ako. Pero last minute, nagbago yung isip ko kasi medyo bata pa nga ako noon. Natatakot pa ako mag-isa. Natatakot rin akong malayo sa pamilya ko. Alam nyo na. And then, hindi ko muna tinuloy. And then, noon 2013, ayun na, bumalik ako sa agency na yun. Pinalo-up ko yung application ko. Good thing, hindi pa nila pinupull out yung application ko. And, pinag-orientation nila ako ulit. And then after 4 months, September ako nag-apply sa agency na yon, 2013. And then 4 months, February 2014, tandang-tanda ko yon, tinawagan nila ako ulit para ibalita na meron na akong employer at saka job offer. So yun, nag-start ako ulit mag-kumpleto ng requirements ko. Kung gusto nyo malaman guys, kung ni-request, share ko na rin sa inyo. Yung mga requirements na kinumpleto ko guys, yung unang-una yung mga school credentials natin. High school and college diploma, transcript of records, and yung passport, syempre, yung mga certificate of employment nyo. Kung kayo ay maraming mga working experience, kailangan ngayon pa lang guys, advice ko sa inyo, kompletuhin nyo na yung mga certificate of employment nyo. Kasi iyan, isa yan sa mga dahilan kung bakit medyo napatagal yung pagpaprocess ko ng requirements ko that time. Kasi yung isang previous employer ko, ang tagal-tagal nilang i-release yung certificate of employment ko. Kasi kailangan ko kompletuhin yun. Alam ko 10 years guys, lahat ng work experience nyo in 10 years, kailangan lagay nyo yun sa resume nyo at may mga COE kayo. Kailangan yun guys. Kasi doon din nagbe-base yung mga employer kung gaano ba kayo nagtatagal sa work. Yun yung tinitingnan nila dito. So, kailangan i-declare nyo kahit nag-resign kayo. Kasi yung iba, hindi nila sinasama yun, diba? So, isama nyo yun guys. And then, yun nga, pati medical, sa St. Cloud ako nagpa-medical noon. Ang good thing sa agency na pina-applyan ko na yun guys, wala akong binayarang placement fee. And, ang pinaka-gasos ko lang noon, umabot ako siguro that time ng nasa mga 20,000 kasi syempre medical ko nasa almost 15 din yun. And then yung mga mga process ko ng mga passport ko, yun nga yung pagkuha ko ng mga COE ko, yun lang yung pinaka advantage ko nung time na yun nung nag-apply ako sa agency. So, alam kung ano yung bagong process nila ngayon. So yung last kong tanong dun sa friend ko na nag-apply doon na nakapunta na rin dito ay parang meron ng placement fee. Hindi ko lang sure kung magkano yung amount. So, yung agency na inapplyan ko guys ay Mercan Agency. Fifth floor po siya sa Robinson's Galleria. Kung gusto nyo po siyang i-check, lagay ko na lang yung link nila sa baba. At kung gustong-gusto nyo talaga makapunta dito sa Canada at interesado kayo mag-apply guys, tips ko sa inyo ngayon pa lang, kompletuhin nyo na yung mga requirements nyo. Para pag nag-apply kayo sa Mercan o kung saan mang agency or sa online man, at least, kompleto na yung mga requirements nyo at mapaprioritize kayo. Kung napanood nyo yung last video ko regarding about how to immigrate here in Canada sa AIPP, nilagay ko, inuna ko yun yung ECAT, saka yung IELTS, kailangan makakuha na kayo nung agad. Kasi once na nag-apply kayo guys, gusto ng employer na kompleto na yung requirements nyo. At saka advantage nyo yun, kasi kayo ipaprioritize nyo, kasi kompleto na yung requirements nyo, diba? So, yun lang.
yun yung ginawa ko, guys, paano ako nakapunta dito sa Canada, natatawa ako sa sarili ko. Saka, mataas na yung araw. Okay, sana guys, may natutunan na naman kayo sa akin sa araw na to. At kung na-appreciate nyo tong video ko, please like my videos. And please consider subscribing in my channel. And if you have a suggestion, comments, or feedbacks, gusto kong malaman, guys. I want to connect with you in the comment section. Feel free to comment and hit yun na rin notification bell para sa aking mga next video. And don't forget to watch my previous video, guys. And thank you so much again for watching. See you on my next videos. Bye!